Kumusta mga ka-gadget? Mag-a-update lang ako ngayon ng Bypass iCloud 13.6.1. So matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakapag-upload ng mga bypass. Etong gagawin po natin na bypass is pwede nyong patayin, pwede nyong buhayin, pwede nyo rin i-reset at hindi babalik yung iCloud. Bawal lang po siyang i-update. So hindi dito gumagana yung SIM card, text and call. So hindi pa siya ganun ka untethered. So semi untethered lang kung tawagin to. So check natin kung meron siyang iCloud. Para mas mabilis tayo. Sayang yung minuto ng ano. Ayan. Then, tingnan natin sa Trio Tools. So, ayan. SIM not supported tuloy yung lumabas. Wala na naman yung pantuso ko. So, dahil matagal siya, unpin muna natin. So, activate natin para makita lang natin kung meron siyang iCloud o wala. So yan, mga gadget. Yan po, may iCloud po yan. So ang gagawin natin dito is ibabypass natin siya dun sa sinasabi kong pwede na siyang patayin, no need safe shutdown, and pwede na siyang i-reset. Huwag nyo lang i-update. So tara, simulan na natin. So, hindi nyo na kailangan ng Mac, MacBook or Nano P para lang sa jailbreak. Itong via Linux type na tawag na bootrain, ito pwede nyo na siyang gamitin. So, ang version na pwede rito is latest at saka yung 12.4.8.7 pwede rin. So ayan, boot natin siya sa UFI. UFI, then save. Tayo natin mag-boot up yung unit, yung computer. Yan. So dito pipiliin natin yung USB safe. So login natin anon yung user, A-N-O-N, then enter password, void Linux, error tuloy. Void Linux.
ulit. Naging anon. Anon Boyd Linux. Ayan. Anon. So, ayan, nakapasok na siya. Medyo nagkakaroon lang ng problema sa pagta-type. So, type naman natin yung sudo checkrain. So, dito, kailangan yung unit mo naka-recovery mode. So, ang gagawin natin dyan is hold natin to ng sabay, yung power at saka home. Then, antayin mamatay. 1, 2, 3. Then, angat, press nyo uli. Pag nag-boot up, bitawan si power. Then, ayun, recovery mode na siya. So, punta kayo kay start via arrow key. Ito, arrow key, start. Ayan. Arrow key lang yan. Then, enter nyo. Then, start. Then, pag namatay at nabuhay yung unit, yan. Hold natin. Tsaka yung power, yung home, nang sabay. Pag namatay, 3 seconds, bitawan. Ayan, namatay. O, bitawan nyo na agad. So, antayin natin siyang maging DFU mode. So, yan. Nag-successfully, bitawan na natin. So, antayin natin na matapos. May magpa-pop up sa LCD ng inyong iPhone. So, ayan. Nag-done na siya. So, ayun nga no, mga ka-gadget. Ngayon, na-restart na natin yung system. So, ito na siya. So, ngayon, ang gagawin naman natin is proceed tayo dun sa bypass unlocking. Kaya, bypass account. SIMI untethered ito. Hindi gumagana yung SIM call, text, hindi pa rin yung gumagana. Kumbaga, hindi gumagana pa rin yung SIM. May signal siya, pero wala pa rin siyang connection, hindi siya pwede pantawag or kahit gamitin sa pantext. In short, SMS not working. So, yung untethered na to, pwede mo siyang patayin, pwede mo siyang restart, pwede mo siyang reset. So, yun yung function niya. Pwede mo siyang gamitin gaming, wifi, lahat, function niya. So, sige, start na tayo. Ayos ko lang. Para kitang kita. Ayan. So, buksan natin yung latest na yung latest na X-Granda 2.1. So, on natin. So, kung mapapansin nyo, meron siyang with SIM, no SIM, server, remote, and reset. Ayan. Remove, reset, update. So, ito, click lang natin siya. Ayan. So, automatic, mag-a-activate yan. Device is already activated.
Hindi na nag-ano. Sakit nun. Sandali lang ha, dahil may error. So check natin, device is already deactivated na daw. So yun, may ano pa rin, may iCloud pa rin. Lagyan natin ang SIM card kung ayaw gumana. Minsan di talaga may iwasan na magka-error to. So yan, nagra-run na yung ano, yung activating niya. So hayaan niyo lang siya hanggang sa matapos. Yan, no?
Kita nyo. Hindi pa tapos yan. Hayaan nyo lang siya na ma-process niyang maigi yung unit. Hanggat hindi natatapos yung green, huwag nyo muna siyang gagalawin. Kasi nag-a-activate pa yan, nag-re-read pa yan. So, balik ulit sa dati. Antayin natin yung ano yung mag-pop up na device is up na yan. Activation success, ayan yun. Pag nakita nyo yan na lumabas na yan, ibig sabihin successful na yung pagbabypass ng iPhone nyo. So, restart yung unit. So, dito ipapakita natin kung talagang tested siyang patayin o hindi. So, dahil tapos na, balik tayo rito. Then, nakihan natin. So, yan. So, successfully bypass na po yung unit natin, ano. So, try natin patayin. Kasi, no need safe shutdown na to, eh. Tapos, ang lumalabas ngayon dito sa ating 3U tools, dito, may kita nyo yan, already activated na yan. So, pinatay ko yung unit, then buhay natin. Ayan. So, nakita nyo? So, ayan, nakita nyo? Activated, yes. Then, ang gagawin naman natin is, para makita natin na kahit i-reset, okay lang. So, punta tayo sa general, about, then baba tayo. Reset natin yung unit, erase all content, then erase, erase, erase. Ang hirap maghawak ng cam. Kita nyo, didiretso sa home. So, ayan, no, mga gadget. Perfect na po. Yung ano, kulang na lang is yung ating signal. May signal po yan, pero hindi siya working. Hindi siya magagamit. Hindi siya gumagana. Naka airplane mode lang. So, yun po. Balik na sa dati. Sana namang bypass iCloud ang ating nagawa. Sana masundan niyo yung procedure ko sa bypass ngayong latest nating pang bypass. So mamaya upload ko po yung pang bypass doon po sa link ng description ng video ko, doon niyo po makikita. So hanggang dito na lang ang video ko. Kung kayo bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe and click notification bell para sa mga bago ko pang video tutorial updates. Paalam.